Magandang gabi, bayan. Sa bayan ng Limay, Bataan, ilang hindi makakalimutang karanasan ang pilit na nagbabalik sa isipan ng ilan nating mga kababayan. Hanggang ngayon ay isa pa rin palaisipan kung ano ang misteryosong bumabalot sa isang beer house na sa kabila ng pagiging maingay at puno ng tao, lalo na sa gabi, ay binabahayan pa rin ng mga kaluluwang ligaw. May mensahe pa silang nais iparating? At bakit hindi sila matahimik sa mundong kanilang ginagalawan? Ang Frank Joe's Music Bar sa Barangay Townside, Limay, Bataan, na pag-aari ng mag-asawang Josie at Frank Areha, ay hindi mo aakalaing may kababalaghang nagaganap. Ayon kay Mang Frank, hindi niya makakalimutan kung paano halos himatayin sa takot ang dati niyang waitress habang kumakain silang mag-asawa at wala pang customer sa beer house. Papunta ng toilet ang waitress para umihi at nang buksan nito ang ilaw, isang malakas na sigaw ang kanilang nadinig. Sabi ko, bakit? May tao ano sa loob, nakaupo. Sabi niya gano'n. Ano ka ako? Lalaki daw. Ano lang siya? Kaya, na may edad na. Taka no sleep na. Parang burol gano'n. E titignan ko, wala naman. Hindi kaagad naniwala si Mang Frank sa nasaksihan ng kanyang waitress. Subalit muli itong nasundan ng isang gabi, nagtatatakbong bumaba ang isa pa niyang waitress at takot na takot. Eh, di ka, saan bumaba? Sabi ko, bakit? Kuya, may tao sa taas, eh. Sabi niya ganun. Eh, di, nakit ko, wala naman. Ayon sa waitress, habang nagsasalamin siya sa itaas ng beer house, ay may naaninag siyang tao sa likuran. At nang lingunin, tumambad sa kanyang paningin ang isang nakatayong lalaking nakabarong na puti na walang mukha. At dito na nga nagtatakbo pababa ang waitress dahil lang sa takot. Hindi niya ma-express yung itsura, ganun. Kasi nga lalaki nakatayo sa likod. Hindi rin makalimutan ni Presi Villanueva, waitress din sa naturang beer house, ang kanyang naranasan nang minsang umakyat siya sa itaas kasama ang isa pang waitress at customer na lalaki. Pagkakit namin dito, alokin ko yung babae kung ay yung lalaki kung mag-order ng beer dahil ako nag-serve dito sa taas. Nang makuha na niya ang order ng lalaki at pababa na, bigla siyang nagulat sa nakita sa may hagdanan. Nakita ko yung diyan pala ako, nandiyan pa lang. Hindi nakita ko may lalaki kumagapa. Pangatlong, ay pang-apat na baitang siya. Yung suit niya nakakulay puti, na may butoni siya dito. Puting-puti siya, gumagapang siya na parang nahihirapan siyang gumapang. Hindi rin naaninag depresi ang mukha ng lalaki. At nang mapasigaw sa takot, naglapitan na ang mga kasama. Asa niya sinasabi nung gumagapang? Wala naman. Pagbalik ko, wala nga. Wala kami nakita talagang gumagapang. Isang regular customer ni Presi ang hindi rin nakaligtas sa nagpapakita sa itaas na palapag ng beer house. Unang customer na umakyat noon sa itaas ay si Joey na ngayon ay nasa Saudi na. At pagbukas pa lamang ng pinto ay laking gulat na niya sa nakita. Paglingon niya doon, nakita niya babae, matanda. Nananahian, andun siya sa sulok. May edad na, medyo matanda na daw yung babae. Mahaba ang buhok and then nakasuot siya ng kulay puting, puting-puti. Napatras pababa ng hagdan si Joey. At nang muling tingnan ang silid, mga bakanteng mesa na lamang ang kanyang nakita. Parang gusto lang niyang bumawi, yung magkaroon siya ng lakas ng loob. Pagbalik niya ulit, wala na. Kaya nga hindi na kami hindi na kami umakyat dito sa taas dahil iba na yung naramdaman namin eh. Kaiba na.
Nanghihina kami sa kinilabutan na kami ng kaiba. Isang taon pa lamang mula nang mag-resign bilang waiter sa naturang beer house si Errol, at hindi rin niya makakalimutan ang nakita sa itaas ng beer house. Bandang alauna ng madaling araw, naglilinis na si Errol sa mga lamesa sa itaas ng beer house. Yung mga bote, inaayos ko po sa lalagyan, nilagay ko po sa case. Ito po yung mga basura, yung ashtray, tinapos sa basuran. Yung patong-patong ko po yung mga plato. Nang lilipat na si Errol sa kabilang lamesa, ay nabigla na lamang siya nang makita ang isang lalaking nakaupo sa isang sulok. Naka-all white po. All white na all white, tapos walang muka. Patakbo siyang bumaba habang nililingon ang lalaking nakaputi na nakaupo, subalit lalo siyang kinilabutan dahil... Ako, gusto ko siya kanyang kamay niya. Sulo-sulo siyang pag-anyan. Ganda yung pag-anyan. Nagtayong po yung mga balahibo ko. Hindi may paliwanag ni Mang Frank ang mga kababalaghang nagaganap sa kanilang beer house, at wala rin silang nalalaman kung may madugo itong nakaraan. Subalit, sa halip na mag-alala si Mang Frank sa epekto ng kababalaghan sa kanyang beer house, ay naniniwala siyang swerte ang mga nagbabantay na kaluluwa. Isa po yung magpapakita yung ganong ano, malakas dating, maganda. Parang may swerte. Kaya hindi sabi namin, sa yung magpapakita sa mga babae ko, na ano ko, na magandang dating na customer. At mukhang sa halip na maging problema ito ng may-ari ng beer house, ay naging tulong pa ito sa kanyang negosyo. Subalit ang hindi nila maunawaan ay kung ang mga kaluluwang ito ay may mensaheng gustong ipabatid, o hindi lamang sila makaalis sa mundo ng mga buhay. Mahaba pa ang gabi sa Limay Bataan, at sa aming pagbabalik, ang mga kwento pa ng kababalaghan. Kung ang isa mong mahal sa buhay na namatay ay muling magpakita sa iyo, o naglalakad ka lang ay makakita ka ng isang white lady, o kaya na may isa kang konduktor ng bus at makakita ng hindi pangkaraniwang pasahero, ano ang iyong gagawin, lalo na sa dis oras ng gabi? Ayon kay Aling Baby Sales ng Barangay Landing, Limay Bataan, taong 1978, namatay sa sakit na meningitis ang isa sa mga malapit niyang pamangkin na si Franklin Areha o Angki, na noon ay 7 taong gulang lamang. At dahilan sa matagal na halos mula nang mamatay ang kanyang pamangkin, hindi na niya inakala na muli silang magkikita. Dahil nito lamang nakaraang taon, isang gabi, habang nagkikwentuhan si Aling Baby at pinsan nito sa isang kubo sa tabi ng dagat. May pumasugot ng tita, yung parang may tumawag talagang tita, ganun. Tapos tita B, yun, yung sinabing tita B, napalimun ako. Nang lingunin niya ang pinanggalingan ng tinig, siya kinilabutan nang maaninag niya ang isang batang lalaki na nakabarong na puti at nakalutang sa tubig dahan. Ang bumukagad sa bibig ko, ay si Angki. Sabi kong ganun, talagang sinabi ko Angki. Sabi nung pinsan ng Mr. Consilani. Ate Baby, di ba patay na ikain pamangkin mo na yun? Tinangkapang lapita ni Aling Baby ang naaninag na bata. Nakita ko yung mukha niya, talagang mukha, tapos maitim. Pero ang parang naano ko lang yung ngiting, gano'n, yung nakaganyan ba sa iyo. Parang nakangiting, hindi mo maintindihan. Pero yung mata, yung ano, hindi mo na makikita, madilim na madilim. Para bagang sunog, gano'n. Pero yung suot niya, yung suot niyang barong din nung namatay siya. Tapos ay nakatayo ay yung buhok pa na ano ko talagang siya. At nang matiyak na patay na ngang pamangkin ang nakikita, dito na sila kumaripas ng takbo magminsan. Naku, bakit baka ako gano'n? Nagpakita ka ako sa akin. Ano kaya ibig sabihin mo pala? Malapit na nga mag-undas noon. Yung mag-uundas, ay yung pala birthday din noon, November.
Subalit hindi doon natapos ang pagpapakita ng kaluluwa ng ilang yumaong mahal sa buhay ni Aling Baby. Buwan naman ng Agosto, isang taon na ang nakakaraan. Bandang alas dos ng madaling araw, lumabas ng bahay si Aling Baby para umihi. At nang makabalik, ay hindi na siya makatulog. Parang hirap na akong gumawa ng tulog. Nagtimpla ako ng kape. Tapos napunta ako doon sa likod, doon sa may kubo. Upo muna ako. Nang maubos ang iniinom na kape, nagpasya na siyang bumalik ng bahay. Nandito sa pagitan ng kubeta at ng bahay namin. Ang dalawang bahay, yung mahipag ko at bahay namin. May pumaswit sa akin. Sabi, lumanon. Hindi ko nintindi, tapos may pumaswit pa ulit. Nung pangatlong paswit na malakas na talaga, luminga ako magkabila hanggang sa likod. Wala namang makitang tao si Aling Baby. Subalit ilang hakbang pa palapit sa kanilang bahay. Ay nakita niya ang isang lalaki na kabarong na puti na nakatayo sa may halamanan. Nakita ko talaga mismo yung bayaw ko ng pamamatay nga na iyon. Mag-iisang taon lang noong August 29. Parang buhay ba yung mukhang nakangiti sa akin, ganun. Yung barong niyang suot nung nakaburon, tsaka yung pantalon niya. At dahil sa takot, nagtatakbo papasok ng bahay si Aling Baby na hindi na mamatiyak kung bakit nagpapakita ang bayaw na si Manolo Onoli. Hanggang sa nagdasal na nga ako, sabi ko, Luli, huwag mo naman kakukuanhin. Kinatatakutan naman ng mga residente ng Limay ang tulay ng tundol kung saan may nagpapakitang white lady. Bandang alas 12 ng hating gabi, naglalakad pa uwi galing sa bahay ng isang kaibigan si Ginang Shioni Acoba. At ang pamangkin, nang malapit na sila sa tulay ng tundol, ay may napansin siya sa madilim na bahagi ito. Pag tingin ko na isang liilog, may nakaupong babaeng puti, mahaba ang buhok niya. Pagamat nakatalikod na nakaupo ang babaeng nakaputi, ay paugoy-ugoy pa ang dalawang paa nito. Nakita rin ang pamangkin ko, sabi ang pamangkin ko, Auntie, nakikita mo ba yung nakikita ko? Oo, kanina po, kamaingay. Pero na, Auntie, tapos tumakbo tayo. Ay, nakakaingay na kami, nagsisigawan na kami ng pamangkin ko. Dahilan sa takot ay nagkahiwalay sila sa pagkakahawak ng kanyang pamangkin at naiwan siya na hindi malaman ang gagawin. Sa halip na papunta ako sa kanya, bumabalik naman ako sa videos. Paurong ako, paurong. Inilan na lang pamangkin ko. Dahil hindi ako tumatakbo, umuurong ako sa takot. Para ba nawala ang sarili. At lalo pang nalamig ang buo niyang katawan ng matapat sa babae na kaputi na nakaupo sa gilid ng tulay. Hindi naman siya tumatayo. Basta nakapulas siya. Ngayon malapit na kami sa kanya, tumingin pa rin ako. Lalo ako kayo nilabutan, takbo na kami talaga. Hindi rin makalimutan ni Lito Mendiola, konduktor ng bus ng minsang isang gabi, habang pagarahin na ang bus kasama ang tatlong konduktor at tatlong driver, nang magkasundo silang dumumi sa gilid ng highway patungo ng Mariveles. Ayan po yung pakanti talaga po yun dati. Yung factory bago po yun, di pa po nakatayo dati. At nang kanya-kanya na silang pwesto. Napatingala si Lito at kayo na lamang ang pagkabigla niya nang mamataan ang isang babaeng nakaputi na mahaba ang buhok. Mahaba yung buhok po na nakaputi, pero hindi mo makita yung mukha. At nang ituro niya ito sa mga nakasabay niya sa pagdumi, dito na sila nagtakbuhan nang iba ay hindi na nakapaghugas pa dahilan sa takot. Nagtatakbo ko. Tapos tinuro ko sa kanila kung nasa ang white lady. Sabang madali, hindi na rin ako. Hindi na rin ako. Ang puwit ko. At bagamat may kaunting komedya sa pagkakita ni Lito sa white lady, nang sumunod na gabi ay hindi na niya magawang tawanan ang naging karanasan. Pag-arahin na ang bus nila mula sa Palanga, Bataan, kasama ang tiyuhin at driver na si Mang Ramon de Luna, nang parahin sila ng isang babae sa may highway ng Bataan. Ang pagparahin niya po ganyan, pero magandang babae po talaga. Pero hindi namin po
talaga'y sinakay dahil papawin na lang po eh. Nang lagpasan nila ang babaeng kumakaway, namatay naman ang ilaw sa loob ng bus. Namatay po, sinabi ko po sa driver ko na basa po lang ng bus, yung sakon ko. Sabi ko, tinignan ko po, nung pagtingin ko po sa fuse, ala namang masira. Kasabay ng pagtingin sa fuse, ay bigla namang sumindi ang ilaw sa loob ng bus. At napatingin si Lito sa salamin. Laking gulat niya nang makitang may babae sa dulong upuan ng bus at nakasuot itong itim. At nang kanya lingunin, titingin po ako, nagsabayan po kami pag ganyan gano'n. O kaya, pagtingin po gano'n, nakakita ko talaga siya, nanlilis ito. Biglang napasigaw sa takot si Lito at sabay nagtago sa unahang bahagi ng bus. Pinatokan ako ng driver ko, tapos nagagulgul na ako doon. Tapos nanlihiya ko. Nagkakanda si Lito yung mukha niya sa flooring ng bus da eh. Ayaw niya na lumingon eh. Ay, sabi ko, kaya pinatokan ako nga. Alam mo nang nakikita. Inihinto ni Mang Ramon ang bus upang tingnan ang sinasabing babaeng nakaitim na belo at nanlilisik ang mga mata. Subalit, alam mo nga ako eh. Hanggang sa niya, nagagalit na ako. Tinatak mo lang tayong dalawang sa... Sabi ko, wala naman eh. Nang makarating sila sa garahe, agad tumalong patakbo ang konduktor na si Lito. Bagamat walang nakita, naniniwala naman si Mang Ramon na meron ang nakita ang kanyang pamangkin. Kaya hindi rin magpagdulo ko yung wala. Kasi nasusubok niya rin sarili niya. Matapang din ang bata eh. Kasi basta tatakbo lang hindi kakatakot yung nakita. Laking pasasalamat ni Mang Ramon na hindi sa kanya nagpakita ang babae na kabelong itim. Dahil kung sakasakali, ay malamang na disgrasya ang kanilang abutin dahilan sa bilis ng takbo ng kanyang bus. Sa aming pagbabalik, paano kung ang bahay na minanamok sa iyong mga magulang ay inaangkin naman ng mga kaluluwang ligaw? Makalipasang patakasas. Minsan sa loob ng isang tahanan, hindi lamang pamilya ang naninirahan. Dahil pagsapit ng dilim, nararamdaman mo ang kakaibang lamig. Lumalakad na anino. Langit-ngit ng pinto na palatandaan na nandyan lamang sila. Subalit paano kung ang iyong tahanan ay inaangkin nilang kanila na? Ito ang nakakilabot na karanasan ng pamilya Lopez sa kanilang bahay sa Lipa, Batangas. Nasakmal ngayon ng matinding takot dahilan sa pagtira sa bahay ng mga kaluluwa. Mahigit 50 taon nang nakatirik ang yari sa bato at dalawang palapag na bahay ng mga Lopez sa Lipa, Batangas. Mula nang itayo ang bahay ay walang naiba sa orihinal nitong anyo maliban sa pinalakihan ng ibaba. May 3 kwarto sa itaas at 2 sa ibaba at moderno ang mga kagamitan. Taong 1972, nang samahan sa bahay ni Ginang Julie Lopez, kasama ang pamilya ang kanyang mga biyanan. Noong kami dito nakatira po, no, madami yan. Nandito ang father-in-law ko, 4 ang anak ko noon, ang aking kasama sa bahay, 3. Sa kami mag-asawa, madami kami. Tandang-tanda ni Ginang Julie na noong pamang kahit madami sila sa bahay, ay may kakaiba na silang nararamdaman tuwing sasapit ang hating gabi. Nararamdaman ko din yan. Yung mga nag-aayos nga ng kutsara, may naghihila din na sila. Isang gabi, mag-isa siyang nanonood ng TV sa sala nang biglang nanindig ang kanyang balahibo na tila may dumaang malamig na hangin. Kasabay nito'y nagpakita ang isang multo. Malaking lalaki siya, naka-termong puti, may sombrero siyang puti. Sa lahat, termong siyang puti. Pero hindi ko kita ang mukha niya. May itim ang mukha niya eh.
12 taong gulang pa lamang noon si Leo Mora at bisita sa bahay nang magkaroon ng nakapangingilabot na karanasan sa loob ng isang maliit na kwarto sa itaas ng bahay. Alas 2 na ng madaling araw noon ay gising pa si Leo at dalawa pa niyang kasama ng... Bigla nga bumukas yung ano, yung pinto, konti lang. Hindi ano, tingin kami ka. Baka may maramal, nakaka-istorbo kami. Itinigin ka. Nang mapansin nilang may tao na nakatayo sa bukas na pinto... Nakabaro siya. Ayun, pantanong niya. Nakabuti. Kaya basta nakita na lang namin. Nasa pinto? Nasa pinto na lang. Nakatalikot. Tapos biglang ano, biglang humarap sa amin. Wala ko. Natakot ko. Sumot kami sa amin. Silalim na yung katrap. Biglang humarap sa amin. At kahit 20 taon na ang nakalilipas mula na magpakita ang multo, ay hindi pa rin mapalagay si Leo pag dumadalaw sa bahay. Hindi ako makakapunta dito. Hindi ko ba yan? Dito dito. Ako tutusin, maliit nga lang po itong parto. Pero tunong-tunong lang siya. Sa loob din ng kwartong ito, hindi makalimutan ni Pamela Lopez, 26 na taong kulang, at apo ng may-ari ng bahay ang makatindig balahibo niyang karanasan. 16 na taong gulang lamang siya noon. Alas 11 na ng gabi nang matulog ang magpinsan. Nakahiga na si Pamela subalit ayaw dalawin ang antok nang maramdaman na tila may nakatingin sa kanya. Napatingin ako sa salamin, parang may nakikita ako. Hindi ko naman pinansin kagad. Tinawa ko, umikit lang ako. Tapos ngayon, hindi pa rin makatulog. At nang imulat niyang muli ang mga mata, kita-kita ko talaga yun. Siguro parang ikakasal ito, nakabeli. Takot na ginising ni Pamela ang pinsan, subalit wala naman itong makita. Ano, hindi daw niya nakikita. Takot na takot na ako. Sabi ko, buksan mo yung ilaw. Nagtalukbong na ako. Hindi ko na ulit tinignan yung salamin. Hindi na muling natulog sa kwarto si Pamela. Subalit makalipas ang 1 taon, ay napilitan siyang pumasok na naman sa naturang kwarto sa itaas. Dumating yung pinsan ko, may kasama siya dito sa taas, may kukunin daw. Sa loob ng kwarto ay humarap sa salamin ang pinsan at nagsuklay habang palisa siyang iniintay na matapos ito. Ayun na naman yung babae. Parang nakita ko na naman. Ganun pa rin siya. Parang atingin pa rin. At lalong nangilabot si Pamela dahil tanging siya lamang ang nakakita sa babae sa salamin. Hindi na ako magsalita. Lumabas na. Taong 1992 at kamamatay pa lamang ng lolo ni na Pamela nang matulog sa nasabing silid ang nakababatang kapatid na si Samson Lopez Jr. na noon ay 15 taong gulang pa lamang kasama ang 4 na kaibigan. Mga 10 minutes pa lang kami nakakasya dito, medyo nagkukwento-kwento. Nang bigla na lamang nagulat si Samson dahil biglang nagpipiglas ang isang kaibigan na tila sinasakal. Oh, bakit tinatanong niya? Baka ganun siya. Sabi niya, ganun siya. Tapos tinatapit-tapit sa kami. Nang may masmasan, ikwento ng kaibigan ni Samson na habang nagkikwentuhan sila, ay biglang may lumitaw na babae sa harapan niya at sinakal siya. Pare, may sumakal sa akin, babae. Sabi niya, dahil pumasok sa salamin, yung babae nakaputi. Sa sobrang takot ay kagad na nagmadaling lumabas ng silid ang 5 magkakaibigan. Lalo pang kinatakutan ang bahay nang wala nang tumira dito at namatay na rin ang lola ng mga Lopez na siyang may-ari ng bahay noong 1999. Kaya 3 taon na ngayong caretaker na lamang ang nag-aalaga dito.
Si Ana Cariza Robles o AC, kaklase ni Karen Lopez na apo ng may-ari ng bahay, ay may tatlong beses nang nakapunta sa bahay kapag may tinatapos silang school project. At sa unang punta pa lamang nito ay may nagpapakita na sa kanya. Isang gabi habang gumagawa ng school project ang grupo ni Ana sa sala ng bahay, ay may napalsin ito sa bandang itaas ng hagdanan. Pagtanaw mo, kasi yung una siya nakatanan doon, nakala ko tao talaga. Yung lagi siya nakaupo doon sa hagdanan. Siyempre, hindi ko naman sinasabi sa mga kasama, nakikita ko. Hindi ko na lang binabanggit kasi duwag kasi yung mga kasama ko, baka mag-freak out lang mga yun. Hindi pinansin ni AC ang nakita at nagpatuloy ito sa ginagawa. Subalit, nang muli itong mapatingin sa hagdanan, kasi nakasilip siyang ganun. Sa kanya nakaganun. Nakaganun-ganun siya. Parang may inoob. Tingnan ko yun. Oo. Nakaganun siya. Nakatingin siyang ganun. Isang gabi muling bumalik si AC sa bahay ng kaibigan at hindi niya mapigilang usisain ang nakita niya. Tapos hanggang nga doon sa mabanggit ni Karen, yung dinagkwento nga siya na nandun daw sa taas yung multo, ganyan-ganyan. Sabi ko, sige, titingnan ko. Inakyat ni AC kasama ang dalawang kaibigang babae ang hagdan kung saan nakita ang multo. Ay, kasi ako'y nauna eh. Lumabo yung paningin ko, pero yung labo ng paningin, yung tipong parang nahihilo ganun. Tatlong baitang na lamang ay nasa itaas na siya nang makaramdam siya ng kakaibang lamig. Nakita ko siya, yung white lady. Blue yung mukha niya, pero mahaba yung buhok niya. Nararamdaman ko na ayaw niya ng ibang tao. Ginawa ko, tumalikod ako. Pagtalikod ko, naramdaman ko merong tumulak sa likod ko. Bumagsak tuloy ako ngayon doon sa hagdanan. Ang caretaker ng bahay na si Policarpio Ras o Kapopoy ay pinagpakitaan din ng white lady nang minsang biglang mag-brown out. At nang bumalik ang kuryente, nang biglang bumukas ang ilaw, ay abot ko may lumakot eh. Puting damit ang suot eh, parang saya. Okay, ito ko. Nandang pumarik. E di, ako'y pumunta sa dyan, sinisiriti kong gayaan. Ay, ako'y kinatabala ako din, ako pa rin. Dalawang beses nang pinabless ang bahay, subalit hindi nito napalis ang mga multo. Kung kaya't dinala ng grupo ng MGB ang ilan sa miyembro ng UP Paranormal Society upang tukuyin kung sino-sino ang mga kaluluwang namamalagi sa bahay. Sinindihan ang walong puting kandila at pinalibutan nito kasama ang pamilya Lopez. Nakilala ang white lady na matagal nang namamalagi sa tahanan ng mga Lopez. Sa initial assessment, akala namin mga tatlong kaluluwa, pero lumalabas pala may isa pang sabali apat. Dun sa taas, dito nga sa pag-akit na hagdanan, sa may bandang kanan, dun yung kaluluwa ni Marisa o Melissa. Hindi siya nagbigay ng talagang panahon kung kailan, wala kailan pa siya nandyan, kung paano siya napunta dyan. Napagalaman nilang hindi pa rin lumilisa ng kaluluwa ng dalawang matandang may-ari ng bahay. Nando sa saradong kwarto, lumalabas may matandang lalaki na ayaw niya sa may-ari ay kanina nga na doon pala tigil. Sa pagbaba ng hagdanan, sa may bandang kaliwa, may isang kwarto na tinutuloy nung nagmang may-ari at lumalabas nandiyan niya po ang kaluluwa ng kanilang ina. Hindi tinangka ng mga miyembro ng UP Paranormal Society na palisihin ang mga kaluluwa dahil wala naman itong kakayahang manakit. Subalit, ang nakababahala ay ang galit ng white lady at pag-aangkin niya sa bahay. Ang sinasabi lang naman niya ay, umalis kayo dyan. Umalis kayo. Pamamahe ko ito. Akin ko. Sa akin talaga umalis. Inaangkin niya talaga ang pamamahe. At ang salamin kung saan madalas makita ang white lady na si Marisa ay natuklasan ng UP Paranormal Society na isang portal o daanan
kaya't malaya silang makalabas-masok sa kanilang daigdig o sa mundong ginagalawan ng tao. Samantala, sinasabing bawat eskwelahan ay hindi nakaliligtas sa kwentong kababalaghan katulad ng multo at mga maligno na namamahay naman sa campus ng isang kilalang universidad. Abangan ninyo yan sa aming pagbabalik. Bayan karaniwan na sa isang estudyante ang makarinig ng mga kwento ng kababalaghan sa loob mismo ng paralang pinapasukan. Mga kwento ng multo at iba't ibang anyo ng maligno na makapagpapataas ng balahibo ang nagpasalin-salin na sa labi ng mga estudyante. Subalit ang maramdaman at mismong makakita ng mga kakaibang nilalang na katulad ng halimaw, putol na paa o putol na kamay at mga kaluluwa, ito ay karanasang hindi makakalimutan ng mga estudyante sa pagpasok nila sa loob ng campus. Si Jennifer Mondejar o Jenny, 23 taong gulang, varsity player ng isang universidad sa kahabaan ng University Belt, ay pansamantalang tumira sa dormitoryo ng paralang pinapasukan. Hindi niya akalaing sa unang taon pa lamang niya sa dormitoryo ay magpakilala na sa kanya ang mga kakaibang nilalang na nakatira dito. First year nun, tapos nung sem break din nun, the same year, galing kami ng Cebu. Sa pagbalik namin, dalawa lang kami nung kaibigan ko rin. Nung nakahiga na kami, kasi ano nga, puyat kami sa biyahe. Hindi pa man siya nahihimbing sa pagtulog nang maalimpungatan siya ng ingay na nanggagaling sa tabi ng kanyang kama. At paglingon, maybe lalakad. So, pag nakahiga ka sa right, lalakad siya sa may left side mo. Tapos pag lumipad ka sa left side mo, nasa right siya. Pag bumibiling ka siya, lumilipad siya. So, parang siya nagmamarcha. Parang galing siya sa putikan. Takot na nagtalukbong ng gumot si Jenny upang hindi makita ang tutol ng mga paa. At pagkakala din na maglalaho na ito, subalit tuloy-tuloy pa rin ang pagmamarcha ng putol ng mga paa. Sobrang takot. Ginawa ko, tumayo at tumakbo ko doon sa tama ng TV ko. Hindi ko na natisas. Ayun, ang imbis na the next day pa kami uwi ng probinsya, umuwi na rin ako ng araw na. Nagtanong-tanong si Jenny sa nakaraan ng kanilang dormitoryo at lalo siyang kinalabutan nang malamang dati pala itong morgue. Siguro yung mga naiiwan na sabi nila, mga kaluluwa naman namamatay, namamasyal doon. Sa dormitoryo din ng isang universidad, nakaharap ni Philip Arvin Harilia, 21 taong gulang, isang music at education student sa UP Diliman, ang isang nakakikilabot na nilalang. May pinuntahan kami nung ex-girlfriend ko, tapos ginabi na kami, so parang sabi niya sa akin, doon ako matulog sa boarding house nila. Doon na lang pinatulog sa sofa nila sa salas. Wala akong unan, tapos binigyan ako ng ex-girlfriend ko ng tuwalya. Malalim na ang gabi, subalit tila hindi dalawin ng antok ang binata. So nilagay ko ngayon yung tuwalya sa mukha ko para medyo madilim. Tapos yung tuwalya medyo sira-sira na kasi may luma na. Tapos nakatapat yung medyo butas ng tuwalya sa may mata ko. Kaya nasisilip ni Philip ang kabuuan ng sala. Subalit nang mapatingin siya sa salamin, ay halos panawan siya ng kulirat sa nakita niyang lumalabas dito. Parang may nakita ako na papalapit, muli itim, tapos para siyang medyo mabuhay, parang gorilas. Itsurang halimaw na nakatitig at tila lumalapit sa kanya at sa sobrang tindi ng takot ay bumalikwas siya ng tayo at agad binuksan ang ilaw. Laking gulat niya dahil nang muli niyang lingunin ang maitim na nilalang ay bigla itong naglaho na. Ayon kay Philip, hindi lang yon ang kauna-unahang pagkakataon na nakainkwento siya ng kakaibang nilalang.
tandang-tanda niya na bata pa lang ay madalas na siyang pagpakitaan. Naglaro kami noon eh. Tapos sa may pito ng, kasi yung isang parte doon, yung parte ng namatay kong lolo. Naglaro kami doon sa may sa malapit sa kwarto ngayon. Tapos napasulyap ako doon sa pinto, parang yung nag-appear yung kamay. Isang duguang putol na kamay ang kumakaway kay Philip at tila inaaya siya palapit sa kwarto ng kanyang namayapang lolo. Lalong natakot si Philip dahil tanging siya lamang ang nakakakita sa putol na kamay at hindi ito napapansin ng kanyang mga kalaro. Inakala niyang hindi na ito magpapakita sa kanya. Subalit isang gabi, natutulog sila ng kanyang buong pamilya sa sala nang bigla na lamang siyang... Parang may kamalabit sa ulo ko. Tapos paglingon ko sa taas, parang gumawin lang siya. Tapos kinalapit ako sa may urong ng lola. Dahil sa matinding takot ay agad niyang kinising ang kanyang ama. Dumating din sa buhay ni Philip na minsan ay lubha na siyang naguguluhan kung ang mga nakikita niya ay tunay o imahinasyon lamang niya. Yun ang inis ko isa kasi dumadating sa stage na ano yun na hindi mo na ma-distinguish kung tao ba o multo siya. Tila isang babala naman kay Alexandra Cabrera, 36 na taong kulang, ang kanyang makatindig balahibong karanasan nung siya'y nag-aaral pa sa UP Diliman. Katatapos lamang ng kanyang klase sa Computer sa Engineering Building at nag-aabang na siya ng masasakyan nang bigla na lamang nagbago ang kanyang paligid. Tapos bigla na lang parang lahat din naging eerie yung ano, paligid ko. So nandun ako sa waiting shed. Kasi lang tumigil natin. Binasag ang katahimikan nang sa kanyang harapan ay may dumaan na nakalutang na dalawang magkasunod na kabaong. Huli na nang malaman niya na ang ibig sabihin ng mga nakalutang na kabaong ay kamatayan para sa kanyang mahal sa buhay. That night, namutay yung lola ko. Tapos ano naman ako, parang nagtatakot. Sabi ko, ganun, bakit flip? Parang kinilabutan na talaga ako. Sabi ko, bakit dalawa? Ilang araw pa ang nakalipas bago nalaman ni Alex kung bakit dalawang kabaong ang kanyang nakita. August 10 yun. Tapos August 15, namatay yung best friend ko. Parang yun talaga yung pinaka nakakatakot na nangyari sa akin. Hindi lamang mga estudyante ang pinagpapakitaan ng iba't ibang mga nilalang na nasa loob ng campus. Ilan sa mga empleyado ng UP Diliman ay may kwento rin ng kababalaghan. Isa na rito si Justano Vasquez, 64 na taong gulang at 37 taon na ang driver sa UP. Nito lamang nakaraang Hulyo, inabot ng hating gabi si Dado sa paghahatid ng mga examiner sa airport at pabalik na siya sa universidad nang bigla na lamang malamig ang kanyang pakiramdam. Nagdaan ako dyan sa may education. Nasa pauwi na ako na lang mag-isa. Ako na lang mag-isa, meron akong pagligo ko dyan sa may education. Meron akong napasin na isang babaeng nakatayo sa may entrance ng education. Nagtaka ako sa kanya kasi kumakaway siya. Yung pagtingin mo, tagus-tagus yung ano, parang tumatagos yung pagtingin mo siya sa may katawan. Tumatagos hanggang doon sa, ano, sa building. Hindi ko naikwento sa mga kasama ko, basta sabi ko para akong nangilabot. Pilit iwinaksi ni Dado ang nasaksihan sa pag-aakalang hindi na niya ito muling makikita pa. Pero nagkamali siya dahil ang sumunod na pagpapakita ng white lady ay labi siyang sinaklop ng takot. Mga alas 3 na ng umaga, pauwi ako. Doon din sa lugar na yon, nakita ko yung babae na yon. Nakabang na. Nakabang din kami kasada sa gilid. Ang ginawa ko, diretso na ako. Nakatingin ako sa kanya. Halos himatayin sa takot si Dado nang mawala ito sa kalsada at nang makita niya ay. Tinalampag niya yung pagod. Tinuturo pila at hindi. Kaya paano na ako sa ano?
yung gusto niyo buksan yung pinto? Ay yung FX ko hindi mabubuksan kasi merong ano yun eh, yung lock. Hindi mabuksan. Pero malayo na ako, tinitingnan ko siya. Kinakaway niya ako. Tinitingnan siya ako, pupunta ko sa Dubai Bay. Nanginginig na tila nabunutan ng tinig si Dado nang makalayo na siya sa White Lady. Nung nagpas na ako, tumigil ako, tinignan ko siya, nakita ko siya sa side mirror. At kahit natatakot sa nakita, pilit pa rin niyang inalam kung ano ang nakaraan ng education building sa UP. Diyan daw yata nagtago ng mga kayamanan yung mga kapatid. Baka may pinamatay dyan, mga pintay. Palagay ko gano'n na, meron siyang kailangan. Wala nang balak si Dado na kilalanin pa ang pagkatao ng nakita niyang White Lady. Ayoko, baka magkasakit ako sa puso. Takot ako. Tsaka isa pa, naiyak ako. Tanda-tanda ako na ito. Kukwento pa ako ng gano'n na. Kasi may naloloko na ako. Labis Manila ang ipinagtataka kung bakit sa kanila nagpapakita ang mga gumagalang kaluluwa sa loob ng kanilang paralan, ay laking pasasalamat na rin nila na walang pagkakataon na nais sila nitong sakta. Ano pang makatinding palahibong karanasan sa ibang universidad ang naranasan ng ilang mga estudyante mula sa mga nilalang sa ibang dimensyon? Bayan, isa ang University of the Philippines sa Los Baños, Laguna sa mga sinaunang pamantasan na naitayo sa Pilipinas noong taong 1909. Mayaman sa kasaysayan, saksi ang universidad sa isa sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng ating bansa, ang ikalawang digmaang pandaigdig. Kaya't hindi nakapagtataka na sa loob at paligid nito ay may mga gumagalang kaluluwa na hindi na nagawang makaalis sa lugar na kinamatayan at patuloy na sumisigaw ng katarungan sa mga estudyante dumadaan. Isa ang Baker Hall sa mga gusali sa loob ng campus na madalas pagparamdaman ng mga kaluluwang tila dumadaing pa rin hanggang sa kabilang buhay. Kasi from history, yung area ng UPLB na yun is concentration camp yan dati. Dahil sa sari-saring kwentong kababalagan sa Baker Hall, sinubukan ni Tino at ng kanya mga kaibigan na mag-ghost hunting sa paligid ng gusali. Dahil din sa angking third eye, dito niya mapapatunayan kung ang madilim na nakaraan ng Baker Hall ay siya rin kasing itim ng mga kaluluwang naiwan dito. Sabi ako, upo na ako, sige, sabi na kay Gita. Turo sila, masakbin na sige, mayroon daw. Ayan, nagulat daw sila, bigla akong tumayo, parang bigla akong gano'n, tapos naglakad ako papunta doon, itulo yun sa taas. Mga third window, ay nakita akong lalaki. Pero basta nakatingin siya sa akin, may ten, basta nakikita ko lang yung mata niya. Parang napuno. Malaki siyang tao. Walang, ano, weird nga nun, kasi madilim. Pero I could see the outline ng katawan. Di na namalay ni Dino na nakikipagtitigan siya sa nilikhang maitim pa sa kadiliman. Hindi ko na napansin yung mga kasama ko. Natakot niya ako nun parang. For some, yun nga, kasi parang nag-blackout ako. Ando na pala ako dun sa ilalim. Nakaupo na ako dun sa may ilalim ng basketball. Biglang naglaho ang maitim na nilalang at nang mahimasmasan si Dino ay halos kilabutan siya sa maaaring nangyari sa kanya. Baka ma-possess na. Talagang buti, ano nga eh, parang natauhan ako. Mas tingin ako nga, mas bumalik na ako. Kasi natakot ako noon. Hating gabi noong taong 2000, nang ang kapatid naman ni Dino na si Aiza Atienza, isang library assistant ang nakaranas ng pagpapakita ng mga nakatirang balisang kaluluwa sa Baker Hall. Nag-prepare kami for yung parang sports fest, Unity Games ng organization. Tapos, siguro mga 7 o'clock yun. So, yung
ibang mga kasama ko, nagdikit sila sa stage ng lettering sila. Tapos nahulog yara isa or dalawa. Ang ano ko, didikit ko na lang. Eh, mataas. So, kailangan ng ladder. Hinanap niya ang hagdan at itinuro sa kanya sa likod ng entablado. At nang makita ito sa madilim na sulok, bigla siyang napahinto at kinilabutan. Nakita ko yung lalaki na katindi ko. Wala siyang ulo. Dahil yung suot niya. Takot na takot ako noon. Tapos napuna nung tinanong ko kung nasa yung ladder. Kasi nakita niya nakatulala yata ako. Subalit, hindi doon natapos ang pagpapakita sa kanya ng mga tila galit na kaluluwa. Dahil maging sa hindi akalaing lugar ay nagpapakita rin ang mga ito. Kasi doon sa chapel, merong mga rooms doon na yung mga organizations pwedeng mag-meeting doon. Mag-pray yata ako yun eh. Siguro mga 7:30 ng gabi. Subalit di pa man nauusal ang kanilang dasal sa pasilyo ng kapilya, ay may tinig na naririnig na si Aiza. Para bang may bumubulong or nagsasabi na, tumingin ka dito, tumingin ka dito. Hindi mapigilan ni Aiza na huwag makinig sa tinig at labagman sa kanyang kalooban, ay tumama ang kanyang paningin sa pinagmumulan ng tinig. Black siya na long, parang gown. Tapos, mahaba yung hair niya. Takot na pilit iniwasan ni Aiza ang nanlilisig na titik ng babaeng itim. At nakisali na lamang siya sa pag-awit ng mga kasamahan. Subalit. Maya-maya, ayun na naman parang tumingin ka dito. Parang ayun na naman siya, tumingin ka dito. Nandun na siya sa mga nilin. Ganun pa rin yung expression ng mukha niya. Galit siya. Kumikit na yata ako. Pero nararamdaman kong nandun siya. Kaya parang kinikilabutan ka yung nagtitindigan yung mga balahibo mo na. Saka mabigat. Mabigat yung feel. Matinding takot na katulad din ng kay Aiza ang naramdaman ni Maui Cabrera, dating estudyante sa UPLB, isang gabi noong 1996. Galing akong yung engineering namin. Shortcut kasi yun eh. Galing Pili Drive, may shortcut doon. Hanging bridge, tapos diretso ka doon sa main road ng UP. Mahigit na sa kalahati ang nababagtas ni Maui na haba ng tulay, nang bigla na lamang humarang sa kanyang harapan ang isang matanda. Kita mo yung mata. Yung mata niya. Yung black tapos. Yung black lang halos lahat. Black yung features niya. Tapos yung features niya parang sa matanda na talaga. Nalalambot man ang mga tuhod ay pinitin pa rin ni Maui na maglakad sa gilid ng tulay. At nang malampasan ang matanda, dito na siya kumaritas ng takbo. Nakita ni Maui sa nagpakitang kaluluwa. Iba naman ang narinig at nakita ng kanyang kapatid na si Alexandra Cabrera o Day-Day sa kanyang opisina sa loob din ng UPLB campus. Bali, 5:30. Nag-uwian na yung mga office mates ko. Tapos may narinig akong palapit na palapit yung tunog. Nag-computer akong ganyan, nakatanikod ako. Tapos, hanggang yung palakas siya ng palakas, sa taas na yung balahibo mo sa bato, hindi ka makalingon. Kasi alam mo nandun siya. At hindi nagkasya sa pagpaparamdam ang mga balisang kaluluwa. Isang gabi ay nagpakita na ito sa kanya. Ang tawasan ako po sa Secretary's Desk, sa
tinan ko ulit. Dito kasi wala, nawala na. So sabi ko, sino yun? Pina-describe sa akin. Ay, ano yan, director dati dito na dito na namatay. Yung sobrang dedicated sa work niya. Minsan na rin dumalaw si Maui sa opisina ng kapatid. At nasaksihan niya na bukod sa nagbabantay na dating direktor, may iba pang kaluluwa na ayaw umalis na rin sa nasabing lugar. Bakit kami yung stairs? At ganun yung stairs, windy. Isang ganun sa mga. Kaya dito sa gitna. Naka tayo. Parang shadow. Shadow people. Ay siya rin kasi. At nitong Biyernes ng gabi, habang ine-edit ang reenactment ng mga kwentong kababalaghan sa loob ng UPLB, biglang napansin ng grupo ng MGB ang isang maitim na hugis taong nakuna ng kamera. Ang nakapagtataka dito, bukod sa 10 oras na ng gabi ang ginawang reenactment upang makasigurong walang ibang tao sa paligid ng Baker Hall, ay itim pa rin ang kulay ng nilalang sa kabila ng ilaw na tumatama dito. At ito rin ang sinasabing nakikita ng mga taong nakapanayam ng MGB. Yung sa taas ng Baker kasi meron doon, isa rin yung nakikita kami doon. Ano siya, laki siya. Med, description of, ano siya, black lang talaga siya. Pure black. Subalit sa mga pagpapakitang ito, ay hindi pa rin malinaw sa mga nakasaksi kung ano ang totoong pakay ng mga kaluluwa sa kanilang patuloy na pagpapakita. Pag inakita, nagsasabi ako ng short prayer for them, kung sino man siya. Kasi pwedeng ganun lang eh, na humihingi lang ng prayer, hindi natin alam. Subalit paano kung sa paglabas nila sa campus, ay sinusundan pa rin sila ng iba't ibang mga kaluluwa? Hindi ka ba mamamatay sa takot kung sasabay sila sa iyong sasakyan? Huwag kayong aalis dyan at magpapakita sila mamaya sa aming pagbabalik. Kung sa pilitang nagpapakita sa magkaibigang Maui at Dino sa UPLB ang mga namamahay na multo sa loob ng campus, iisipin mong ligtas na sila sa pagpapakita naman ng multo sa paglabas nila ng universidad. Subalit sa kanilang pag-uwi at habang nag-iisa, ay sinusundan pa rin sila ng mga balisang kaluluwa. Alam ng magkaibigang Maui at Dino ang kakaiba nilang kakayahan na makakita ng mga nilalang sa ibang dimensyon. Sa kanilang pagpasok sa campus ay tila mga kahalintulad na rin nilang estudyante ang mga kaluluwang lagi nilang nakikitang pag-alagala at misay inaabangan pa sila. Subalit di nila akalain maging sa labas ay susundan sila ng iba pang mga balisang kaluluwa. Hindi makakalimutan ni Dino ang nakapangingilabot na karanasan nang minsang magbiyahe siya sa kahabaan ng highway sa may Calawan, Laguna. Pag may time na naman ulit akong pumunta na San Pablo, sumuwi ako every madaling araw na. Mag-isa lang ako eh, kasi sanay na ako. Subalit walang kamalay-malay si Dino na may nais nang makisakay sa kanya. Tapos one time, may nakisakay sa akin, matandang lalaki. Pilit na pinigil ni Dino ang takot at tinangkang kausapin ang multo. Tatangasan ko tayo. Tapos sumingin lang siya sa akin. Tapos hindi ko nakita mag-move yung mga. Narinig ko na lang. Diyan lang, Simba. So, hindi ko na lang siya pinansin. So ano, pag lampas ko dun, pagtingin ko, wala na. Hindi lang dito nagtapos ang pagpapakita kay Dino ng mga kaluluwa sa labas ng campus. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim ng minsang dalawin ni Dino at mga kasama ang isang kaibigan sa bahay nito. At sa di malamang dahilan. Mas pagpasok pa lang namin doon, ayun, sumakit na yung ulo ko. So, takot din ako, nararamdaman ko. Pero usually, pag na, ano ko na,
sorry, black thing. Usually, yun nga sumasakit yung ulo ko. Takang-taka ang mga kaibigan ni Dino sa naging reaksyon niya sa pagpasok sa loob ng bahay. Nang maupo siya sa sala ay saka lamang niya naunawaan ang dahilan ng pagsakit ng ulo nang biglang mapansin niya ang isang multo. Kompleto yung outline ng body, yung korte ng katawan, wala lang siya talaga ang ulo. Yun nga yun, parang sutano ng pare. Siguro headless na pare. Hindi kagad naglaho ang walang ulong pari at nakikita ni Dino na pabalik-balik sa toilet at sa kusina na tila may hinahanap. Nang usisain ni Dino ang may-ari ng bahay sa nakitang luto, ay sa kanya natiyak na may hinahanap talaga ang pari at ito'y ang kanyang ulo. May time na naman nagkising ang kapatid niya siya. May ulo din kami sa may kama nila. Bukod sa paring walang ulo ay may napansin pa si Dino sa tagiliran ng kanyang mata na sa takot ay hindi niya magawang tingnan ng diretso. Isang maitim na nilalang na tila nagpakita na sa kanya noon. Yeah, mas nakaka-catch ang attention sa akin. Kasi yun. Kasi mabigat sa akin yung nasa may pinto. Basta may bagay na nakatingin. Yun, usually yung bike na outline. Pag ganun, hindi ako tumitingin talaga. Bahala ka sa buhay. Makatindig balahibo din ang naging karanasan ng kaibigan niyang si Bawi nang minsang mag-isa itong bumabiyahe sa kahabaan ng Kalawan Highway. Galing Pila, natin ko yung wife ko doon. Tapos nang dumaan ako sa Kalawan Highway. Paglampas ng Arko ng Victoria ay tumindig ang kanyang mga balahibo at naramdaman na lamang niyang hindi siya nag-iisa sa sasakyan. Naramdaman ako sumakay sa likod. Tinignan ako sa rearview mirror. Nakita ako ng matandang babae. Ang sama yung tingin, parang yung galit yung mata. Pwede naman sabihin, medyo namumula ang mata. Hindi mo alam yung parang tawag dito, yung feeling of dread, nandun na naman. Hindi mo alam yung intention niya, pero nakakatakot siya. Hindi mawala sa isip ni Maui ang talas ng mata at matinding galit na nakita sa kaluluwa ng matandang babae. Isang gabi at di kalayuan sa highway na sinakyan ng matanda ay muli niyang binagtas ang highway kasama ang isang kaibigan. Pagtawid sa pangalawang tulay ay may natanaw silang may isang maliit na taong nakaharang sa gitna ng daan na labis nilang ipinagtaka. Tapos, mayroon kami napansin na bata. Nung nakita na yung bata, na siya, nakakapita rin. Na parang hindi tao to. Hindi dinaretso namin. Hindi namin iniwasan. Subalit sa halip na makarinig ng malakas na pagbangka, ay sinalubong sila ng makatinding malahibong lamig ng hangin. Pag-usan siya, saka iba yung pakaramdam eh. Nakabibinging katahimikan ang namayani sa highway at biglang nawala ang bata sa daan. Subalit, pansin ko, mas napansin din yung friend ko. Tingin na sa rearview mirror, nasa likod yung bata. Nakasakay. So, tinignan ko sa likod. Nito yung bata, parang nasigasaan. Basag yung madugo siya. Pilit na nilabanan ni Maui ang takot sa kalunos-lunos na itsura ng batang multo at sinubukan niyang kausapin ang batang nagpapahiwatig na napatay sa isang violenteng paraan. Una, tinignan ko muna siya. Sinubukan ko mag-communicate, mag-pag-usap. Nakatingin lang siya, nakausap ko siya, ngingiti. Paglingon ko ulit sa kalye, pagbalik ko, wala na. Maging ang kaibigan nilang si Frederick Carpio, 18 taong gulang at estudyante din ng UP Los Baños,
ay nagkaroon ng nakapangingilabot na karanasan sa mga balisang kaluluwa. Sa loob ng computer shop na pag-aari ng kanyang kaibigan, nagsimula nang magligpit ng gamit si Frederick dahil madalang na rin ang mga customer. Na may mapansin siyang tao na tahimik na nakatayo lamang sa isang sulok. Pag diingod sa may corner, may tao, parang... Ano, tinitigoy niya sa baba, may hinihintay pa siya. Hindi ko masyado pinansin yung mukha. Kasi parang corner of the eye ko siya. Nakaputi siya, tapos mayroon pula. Naikwento ni Frederick sa mga barkadang dumating sa loob ng shop ang kakaibang lalaki at naisipan niyang tingnan muli ang sulok. Subalit, sa labis niyang pagtataka. Alam ko siya. Blurry siya. Kung head to foot talaga, blurry siya. Upang makasiguro, tinignan niyang mabuti ang lalaking nakatayo pa rin sa sulok at halos himatay siya sa takot nang makita ng malinaw ang mukha nito. Biglang pagtingin ko, patingin pa lang ako, hindi ko yung baliw ko, biglang akong hindi yung paalis kasi parang ito, barong tapos may saksak nito. Yung mukha niya ay parang lungkot, tapos nakatingin na siya, nakatulala. Sa kanilang naging karanasan, may naniniwala at meron ding natatawa pa sa kanilang mga kwento. Lalo na kung hindi mo mismo naranasan o nakita ng dalawang mata, ay mahirap talaga itong paniwalaan. Pero ang hamon ni Frederick na sa kalaliman ng gabi, bakit hindi mo subukang mag-isa sa dilim? Tingnan natin. Try niya. Punta kayo sa dilim ng alas 2 ng umaga. Try niyo rin tingnan. Hindi rin kayo, kahit pa paano, meron kayong mararamdaman. Pero pinapaalala natin na makaranas na makakita ng mga nilalang sa ibang dimensyon ay hindi para sa mga may hinang puso. Hindi rin ito dapat tingnan na isang simpleng pangyayari at gawing katuwaan dahil ang makaharap ang isang kaluluwa ay isang karanasang hinding-hindi mo na malilimutan. Magbabalik kami. At sa Sabado, abangan nyo ang isa na namang nagbabagang episode na aming tatalakayin. Sa pangalan ng grupo ng MGB, ako po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami nagpapasalamat at nag-iwan ng isang magandang gabi. Bayan.